Hi guys, magandang gabi, magandang hapon at magandang madaling araw, Pinas. Andito na naman ulit tayo sa aking kusina, which is the Simply Cooking Kitchen. And today ay magluluto ako ng laman loob ng lamb. Mix siya. Mix ng atay, baga, bato, and yung kanyang intestine, large intestine, ayan. Ayan guys, so iluluto ko siya sa wine, ayan. So yan na yung ating mga sangkap, hindi ko na siya ilalapit kasi makikita yung kanyang brand at mapapalo na naman tayo ni Lolo. So ayan lang. Yan lang. Ayan. Olive oil, dark soy sauce, wine, black pepper, salt, and yung ating pampalasa, which is binili ko sa Pinoy shop. Ayan, yung ating garlic and onion. Yan guys. So, start na tayo. Yan guys, sumainit na yung ating oil. Yan guys, so mainit na yung ating oil. Yan. Ilagay ko na yung ating onion and garlic. Yan. Siguro nagtataka kayo guys kung bakit pinagsabay ko yung ating sibuyas at bawang. Iwan ko guys, pero ganyan talaga ako. Kahit pa may kasama yan siyang ginger, sabay-sabay ko silang tatlong nilalagay. Yan. Bagay, kanya-kanya naman tayo ng paraan. So, kung depende na yun, kasi gisa lang naman. Depende na sa inyo kung ano yung way nyo sa paggisa ng paminta at bawang. Basta ako ganyan, sabay ko talaga silang nilalagay. And then, half-cook na siya. Hindi natin kailangang hintayin, guys, na mag-brown. Lalo na pag meat ang niluluto natin, pag karne, pwede na natin ilagay yung ating karne para yung amoy ng ating garlic at bawang maa-absorb talaga nung ating meat. Yan. So, ilalagay ko na. Yan. Makakatulong, diba? Makakatulong, guys. Makakatulong. Ganyan ang ginagawa ko. Makakatulong siya sa pagtanggal ng amoy ng ating karni or kahit fish. Try nyo. Yung iba, ginagawa talagang kailangan brown na brown yung kanilang mga garlic at ano, onion. Sa akin, hindi. At ba ganyan yung cut? Ay, aray. Yan. So, nalagay na natin yung ating meat. Hintayin na lang natin. And then, mamaya na natin ilalagay ang ating wine and dark soy sauce. Pati yung ating paminta, asin, and yung pang-flavor natin na magic-magic. So, ayan guys, nakikita nyo, medyo lumalabas-labas na yung mga natitirang kulay pula sa loob ng ating meat. So, hihintayin lang natin na halos wala ng ganyan na kulay. Kita nyo, ayan. Ayan, may pula-pula dan. Hihintayin lang natin na maubos labas yung mga ganyan para yung ating karni ay hindi maamoy. So, ngayon tatakpan na natin siya. Tatakpan natin siya. Ayan. At hintayin natin na
maging okay yung ating meat. So, ayan guys. After like 15 minutes na tinakpan natin siya, lumabas na lahat ng kanyang tubig. And parang naging ano siya, adobo. Yan. Kasi parang na ano na siya, na half cook na siya dun sa ating olive oil and then sa kanya sariling mantika din. Ayan. So, pwede na natin ilagay yung ating dark soy sauce para magkakulay siya ng konti. Ayan. Yung ating salt. Ba't ba ganyan yung position ng kaldero ko? Yung ating salt, yung ating magic. Yan. And yung ating wine. Yung ating wine, guys. Pwede na nating ilagay para maluluto siya dyan sa wine. Yan. Yan. So, tumigil siya sa pagkulo kasi galing sa ref yung ating wine. Malamig. Tatakpan ulit natin siya and hayaan lang siya ng kumulo guys hanggang maluto na siya and ma-absorb niya yung wine. Yan. So, habang hinihintay natin maluto yung ating laman ng arni with wine, tatagay din tayo ng wine. Yan guys. Sobra kasi siya and ayaw ko nang ibalik sa ref kasi matagal na siya ding bukas. So, iinumin na lang ng pusa. So, ayan guys. Luto na yung ating laman loob ng lamb. Ayan guys. So, kung nakikita nyo, para siyang adobo. Yung itsura niya ay parang adobo. Pero ang pinagkaiba nila ng adobo, itong ating laman loob ng lamb ay wine. Iniluto siya sa wine. Samantalang yung ating adobo, pag nagluto tayo ay, vinegar. Yan. So, luto na siya guys. I-off ko na yung ating apoy. Yan. So, ready na yan at maghihintay na lang tayo ng dinner time.